It's me again, Mami Ara, and welcome back to my page. Pakilike naman po, pakishare, and pakipollow. Guys, pakinggan nyo yung sounds, yung music. Para ma-bet kineset. O sinagog ng mga Hudyo. Today po, ang kanilang start ng Yom Kippur dito sa bansang Israel. Yom Kippur means Day of Atonement, something like that. And start na po ng kanilang Yom Kippur. Yung pong Yom Kippur dito sa bansang Israel, ito po yung parang araw ng pagninilay-nilay o paghingi po ng kapatawaran ng mga Hudyo sa ating Panginoon. So, maglalast po ito ng mga hanggang 26 hours. Simula po ngayon hanggang bukas. Magkakaroon po sila ng fasting at hindi po sila kakain. Walang kuryente, walang tubig. Ganun po. Well, gusto ko lang naman po itong share kasi gusto ko lang din na pasalamat sa Panginoon kasi dati sa Bible ko lang ito nakikita o nababasa. Pero ngayon, sa personal na experience ko na po siya. So talagang very memorable at saka very nakaka-amiss sa pakiramdam. Yung mga nangyayari noon sa Biblia, nararanasan mo ng personal. Although, hindi na talaga ito yung mga totoong katauhan sa Bible, pero yung mga tradisyon tsaka yung kultura simula pa nung unang panahon sa Biblia hanggang ngayon sinusunod pa rin po ng mga Hudyo. Nakaka-amaze lang. Pakinggan natin guys. Mula po yung sa Bet Knesset o sinagog ng mga Hudyo. Medyo mahaba din pala. Ayun, okay na, tapos na. So, yun lang guys, na-share ko lang about dito sa bansang Israel. Today po, i-start ng kanilang Yom Kippur. Ibig sabihin, mag-aas sila ng forgiveness sa Panginoon, magpapasting sila, walang tubig, walang pagkain. In a 26 hours po, walang gagamit ng kuryente, walang telepon.
walang mga sasakyan na aandar. Kumbaga sa ating pagninilay-nilay sa ating Panginoong Diyos. So, yun lang, Panginoon. Ayun lang, mga kabayan. Na-share ko lang po. Bye-bye na uli. God bless you all.